lahat. Ang pag-uusapan po natin, ito pong si Gerald Bantag, kamakailan lamang sa 44th commencement exercises ng Philippine National Police ay nag-cross po ang landas nito pong si Pangulong Bongbong Marcos at saka si Gerald Bantag, sapagkat yung anak po nitong si Gerald Bantag ay fire cadet graduate. Ito po ay papasok sa Bureau of Fire and Protection bilang isang fire inspector. Pero nakita naman po natin doon po sa tagpo na nagkakailangan at bahagya lamang siyang sinulyapan ni Pangulong Bongbong Marcos at siya naman ay wala ring pagngiting tumingin kay Pangulong Bongbong Marcos at doon ay nagpa-photograph silang dalawa kasama po ang anak ni Gerald Bantag bilang graduate po ng Philippine National Police Academy. Matapos pong ang graduation ay agad pong umalis diyan ang ating Pangulo at ito namang si Gerald Bantag ay na-interview ng media at sinasabi niya na siya ay suspindido pa lamang diyan po sa Bureau of Corrections at hindi daw po siya tinatanggal pa. At nakabase daw po iyan sa desisyon ng tinawag niya ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos. O, di ba parang first time kong madinig kay Gerald Bantag. Maari siguro sa ibang pagkakataon binabanggit niya, pero it was the first time na madinig ko kay Gerald Bantag na tinawag niya na mahal na Pangulong Bongbong Marcos si PBBM. Eh, yung mga vloggers niya, binabastos lamang ang ating Pangulo. Tapos lalong-lalo na ang ating Secretary of Justice saka Secretary of Interior and Local Government. Ngayon, ano ang nangyari? Sa oras po na ito o sa araw na ito, sinampahan na po ng kaso si Gerald Bantag kaugnay po ng pagpatay dito po kay Percy Lapid at saka kay June Villamor. Ito po ay kapapasok lamang na balita na inalabas po ng ABS-CBN. Basahin ko po, nakalagay po dito, just in Department of Justice Prosecutors indict suspended Bucor Chief Gerald Bantag and several others for two counts of murder over the killing of radio commentator Percy Lapid and alleged middleman June Villamor. Wala pa po tayong detalye ng balitang ito pero kapapasok pa lamang, kumpirmado na ayon po sa balita ng ABS-CBN News na sinampahan na nga po ng kaso sa korte para sa paglabag sa Article 248 ng Revised Penal Code ito pong si Gerald Bantag. Yan po ay murder. May kaparusahan po iyan na reklusyon perpetua. At ayon po sa ating konstitusyon, lahat naman pwedeng magpiansa. Ngunit kapag ka ang ebidensya ay malakas, eh hindi po makakapagpiansa ang isang naakusahan katulad po ng murder. Kapag ka naisampa na nga ito at na-appreciate na ng korte, titingnan ngayon ng korte kung meron bang probable cause, which very likely na mangyayari po yon, at mag-i-issue na po ng warrant of arrest ang korte laban po dito kay Gerald Bantag. Kaya makatitiyak po tayo na sa mga susunod na araw, either tatlo lang ang maaaring mangyari dito. Si Gerald Bantag ay susuko, magtatago o lalaban sa ating mga otoridad. Pero hindi po natin inanais na siya po ay manlaban at magtago. Bagkos sana po gawin po niya ang sumuko at harapin head-on ang inaakusa laban po sa kanya. Ngayon, mag-background po tayo ulit. Ano? Refreshing ng ating memory. Ito pong pangyayari na ito ay nag-ugat sa pagkakapatay kay Percy Lapid noong October 3, 2023. But before that, ayon sa motibo na nakita po ng NBI at ng ating otoridad, ito daw po ay nagsimula doon sa September 5 video na pinamagatan ni Mr. Lapid na Cinderella Man sa kanyang YouTube at Facebook na di umano'y ikinagalit daw po nitong si Gerald Bantag, kaya naman siya ay nag-utos para ipapatay di umano ito pong si Percy Lapid nung nabanggit nga po na petsa sa Las Piñas City bago po makapasok sa kanyang tahanan. Pauwi na po ang broadcaster na si Percy Lapid nang siya po ay tinambangan ng mga mamamatay tao na sina Joel Escorial at saka yung siblings na Dimakulangan at isang certain Orly. And nung mangyari po ang pagkakataon na yan, hindi pa po identified syempre kung sino po ang salarin. But dahil nga po sa magaling at maagap na pagtatrabaho ng ating otoridad at sa kautusan na rin po ng ating mahal na Pangulo na tutukan ng kaso, eh nag-come up po sila doon sa initial informations na nakakuha po sila ng CCTV footages doon po sa gunman na kinalauna na kilala po nating Joel Escorial. Ito po nung una
ay nilabasan po ng 6 na milyong pisong reward para po sa pagkakakilanlan nito. Kaya noong October 17 or 16, ito po ay hindi na napakali sa kanyang pagtatago. Sumuko po ito sa ating kapulisan at sinabi niya po ang kanyang mga nalalaman. Dahil ayon po sa kanya, parang gusto yata siyang papuntahin sa isang safe house pero hindi po kasama ang ilang mga kasama niya sa pagpatay kay Percy Lapid. Tapos ayaw rin pasamahin ng kanyang pamilya kaya pinagduduhan niya na baka siya po ay papatayin din. Hindi siya nagtiwala bagkos siya po ay sumuko sa ating kapulisan at nakapagbigay po ng impormasyon. October 18, pinaresenta po ito sa publiko sa pangunguna po ni Secretary of Interior and Local Government, ang SILG na si Benhur Abalos, at saka ang officer in charge din na si Lieutenant General Sermonia kasi nasa labas ng bansa si General Asurin noong mga panahong iyon. In the process, unfortunately, na-divulge nitong si Joel Escorial kung sino ang nag-utos sa pagpatay kay Percy Lapid. Nabanggit niya na nasa loob po ng New Bilibid Prison ang kanyang nakausap at nag-utos sa pagpatay dito kay Percy Lapid. Kaya naman, nabahala po ang ating publiko kasi nasa loob nga daw po ng New Bilibid Prison. Pero ang masakit, October 20 pa lamang po natin nalaman na yung sinasabi pala nitong si Joel Escorial ay napatay na noong October 18 pa lamang, few hours after his revelation sa publiko. Past 2 p.m., dineklarang patay na po itong si June Villamor at ayon po sa naging pagsusuri ng NBI, though hindi binanggit ang particular na cause of death, ngunit doon po sa naging pagsusuri ng forensic expert na si Dr. Fortune, sinabi na asphyxia but undetermined kung ano yung manner ng pagkakapatay. Pero sa kanyang teorya at ayon na rin po sa mga sinasabi ng mga suspect na mismong gumawa sa pagpatay doon kay June Villamor, ito po ay kanilang sinupot. Ngayon, ano ang naging aksyon dyan ng ating Pangulo? October 21, kung hindi ako nagkakamali sa date, ano, sinuspindi ngayon ng ating Pangulo itong si Gerald Bantag para magbigay daan sa isang patas na investigasyon. At dumaan nga po ang mga araw na isagawa po ang isang patas na investigasyon. November 7, sinampahan po ng kaso itong si Gerald Bantag. Ngunit, nakalulungkot sapagkat marami po ang mga circumstances na nagpatagal po sa kaso. Mga legal na kaparaanan na ginamit po ng kampo ni Gerald Bantag para ma-delay po ang proseso. Una po dyan ay ang hindi pagsumite ng counter affidavit nitong si Gerald Bantag noong November 23 on the grounds of the so-called or typographical error of his name on the subpoena issued or received by Attorney Rocky Balisong. November 23, kinuha lamang nitong si Rocky Balisong ang subpoena pero without evaluating or determining if the subpoena is truly the name of his client. Kaya ang nangyari, nung bumalik nga po sila sa nabanggit na araw, November 21, nung bumalik po sila nung November 23, sa kauna-unahang pagkakataon for preliminary investigations, ang naging contention nila ay mali daw po at hindi client nila yung nandoon sa subpoena. Sapagkat ang nakalagay sa subpoena ay Gerald Bantag I. Soriano, dapat Gerald Bantag I. Kitalig. Kaya binigyan po sila ng pagkakataon na makorek po ito at inisyuan sila ng panibagong subpoena. At ang nangyari po doon, panibagong delaying process, pero syempre meron namang panibagong date na ibinigay, December 5, para po sa ikalawang preliminary investigations. Unfortunately, nung December 5, hindi na naman po nagsumite ng counter affidavit ito pong si Gerald Bantag. Instead, nag-file po sila ng motion for inhibition on three grounds. Ano po yung mga grounds na yon? Lack of jurisdiction daw po ng Department of Justice at saka yung partiality ng nito pong si Secretary Boyeng Remulla at saka ng mga panels of prosecutors. At sa pagkakataon pong iyan, tumagal ng tumagal ang sistema hanggang sa ito po ay i-dismiss ito po ay hindi katigan nito pong prosecution. Sinabi nila na wala pong basihan para ideklara na meron pong grounds yung mga reklamo nitong si Gerald Bantag for motion for inhibition. Kaya finally, nung February last month, nag-proceed na po yung
resolution o yung preliminary investigations. At sa ngayon, ito na nga po, lumabas na po ang resolution ng prosecutor indicting Gerald Bantag for 2 counts of murder and several others. Ano ba ang iniintay po natin ngayon sa kasalukuyan? Warrant of arrest na lamang, mga tol. Sa mga susunod na araw, probably baka bukas o sa mga susunod na araw, magre-release po ng warrant of arrest dito ang ating korte. At dito masusubok ngayon ang ating mga otoridad kung kaya ba nilang hulihin si Gerald Bantag, na sa ngayon, hindi na po natin alam syempre kung ano ang status niyan, kung saan ang locations. Pero in the previous days, alam natin na nasa Baguio po siya. Magkakaroon ngayon ng changes yan. Kaya nga, inuulit po natin, tatlo lamang ang pwedeng mangyari po dito sa mga susunod na pagkakataon. Ito po ay susuko si Gerald Bantag, o kaya siya po ay manlalaban, o kaya naman siya po ay magtatago. Ayaw po nating mangyari ang ikalawa at ikatlong pagkakataon na is po natin siya ay sumuko. At ako naman, kung ako ay mali sa aking pag-aakala na siya ay talagang nakagawa ng pagkakamali na yan, willing po akong i-correct ang aking mistake after due trial, ano, after the trial proper. Siyempre, kapag ka natapos na po yung paghuhusga sa yung trial at husgahan siya, kung ano ang magiging desisyon ng korte, yun na po yung ating pangahawakan, laban o pabor dito po kay Gerald Bantag. Kaya sa mga tagahanga ni Gerald Bantag, eh lahat naman ibinigay na po sa inyo. Lahat ibinigay sa inyong idolo. Ang due process, the opportunity to be heard, binigay po sa inyong idolo. Lahat-lahat. Hindi po nagkulang ang ating gobyerno, kaya it's up to the defense team nitong si Gerald Bantag kung paano nila ngayon ipagtatanggol si Gerald Bantag sa kinakaharap na kaso nito for 2 counts of murder. Inuulit po natin, ito po ay may kaparusahang reclusion perpetua, 20 years and 1 day to 40 years, and if the evidence of guilt is strong, hindi po makakapagpiansa si Gerald Bantag dito. Mananatili po siyang nakakulong habang dinidinig ang kaso niya kung sakaling siya po ay susuko hanggang sa siya po ay mahatulan, either acquittal, dismissal, o kaya conviction, ano, ng kanyang kinakaharap na kaso. Oh, with that, yan lamang po ang ating maikling live streaming. Pagbabalita lamang po yan sa mga nagtatanong kung ano na po ang update sa kaso ni Gerald Bantag dito po kay Percy Lapid. Magandang balita po ito sa pamilya ni Percy Lapid sapagkat matagal na po nila itong inaantay. Maraming salamat sa inyo mga tol. Ano ba ang masasabi ninyo kay Gerald Bantag? Paki-comment nyo po dyan po sa chat area. Nang sa ganon, magkwentuhan muna tayo bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay. By the way, maraming salamat. May nag-send